And yun! So, ito na naman tayo sa ating another unboxing video. So, kung mapapansin nyo, medyo kakaiba yung wrapping niya ngayon. So, hindi siya pangkaraniwan na bubble wrap. Medyo parang plastic. Tingin ko mas matibay ito. So, good thing, hindi siya umabot ng 2 weeks. Siguro, lagpas lang na, 1 week and 1 day. Parang mga ganun. Pero parang almost a week din siya before dumating sa akin. So, thumbs up sa seller yun. Kasi galing pa ito sa China. So, safe naman siyang dumating. At tingin ko at wala siyang masyadong sira. O, yung packaging niya medyo, you know, yung mga may sobra lang dito. Pero yung packaging niya, safe na safe. So, thumbs up sa ating seller, which is the anbiox.com.ph, or i-share natin yan. Ang nag-deliver nito ay ang Shopee Express. My first time na nag-deliver sa akin ng Shopee Express. So, inaasahan ko na JNT kasi yung nakaraan, yung nag-order rin ako overseas, JNT ang humawak. So, wala naman naging problema doon. So, sa ngayon, okay naman. Tumawag naman sa akin ng Shopee kasi nung nasa harap na ng pituan namin. So, yan. Before tayo mag-start, syempre, roll the intro! Ayan, so nandito na tayo sa ating unboxing. Natapos lang ang ating intro. So before nun, please like, share, and subscribe para masuportahan nyo ang aking YouTube channel at magpatuloy tayo sa pag-upload ng mga ganitong videos, gaming streams, and other stuff. So thank you sa mga supporters dyan, mga subscribers, at mga nagla-like and share sa panahon natin ngayon, which is pandemic. Kailangan, lalo na ng mga students at the same time yung mga work from home employees natin. So syempre lahat sila naghahanap ng mura, budget, cheap webcams na ang quality pasok sa kanilang taste. So this time meron akong nakita sa Shopee na isang webcam na madami ang reviews, madami rin ang sold or madami rin ang sales. So, I tried kasi kung mapapansin nyo dito, yung gamit natin, yung pinapanood nyo natin mga gaming stream, yung gamit natin webcam is yung BK Tech webcam. So, meron tayong video dyan, ililink ko sa description kung gusto nyo yan. So, yun, ipapaliwanag rin natin dito kung paano natin i-install yung item. So, dun sa mga hindi alam mag-install or medyo baguhan sa mga ganitong technicals, or electronic devices, papaliwanag natin yan. So, itong item na to ay nabili ko siya for only around 650 pesos. So, ang original price niya is nasa 809. Pero, meron akong voucher na less 100, no minimum spend, no capping. So, nakakabawas siya ng 200 pesos pagka naka 1K ka na total purchase. So, meron pa akong binili buko dito pero hindi ko napapakita yun. Focus tayo dito. So, kung mapapansin nyo sa ating packaging, simple box lang siya. Carton box, regular box. At the same time, ang liit niya. So, kung mapapansin nyo, wala siyang yupi. That's a thumb up. Thumb up. Tama, thumb kasi isa lang na. Pero thumbs up kasi walang UP yung packaging natin. So, unang-una, salamat sa ating deliverer man kasi naingatan siya. At sa Shopee Express, so Shopee ang may hawak nun. Kaya, thumbs up, 5 star. So, right now, ipofocus lang natin ng, yan, para kitang-kita siya. Yan, kasi medyo maliit siya kaya kailangan natin ilapit. So, ito na yung unboxing natin. So, tingnan natin kung ano yung laman. So, ito ay Anbiux or ANBIUX webcam, 1080p webcam with 2 megapixels camera at the same time. So, mamaya papaliwanag natin, kukwento natin
kikwento natin kung meron kasi akong gusto ng kwento dito. Dahil ang Anbiox webcam, meron silang pinadalang another webcam for free. So, yun, on the way pa rin yun. So, a few days, dadating yun, in a few days. So, thankful ako sa kanya kasi nakita niya yung review ko ng VK Tech webcam, which is medyo successful. Yun ang pinaka-highest most viewed video ko sa aking channel. At madami ang natutulungan nun kasi na-identify nila talaga yung quality at paano rin nagagamit siya. So this time, ganun din yung gagawin natin pero may a little bit of comparison. So, yun. So, thankful ako sa kanya dahil nagustuhan niya yung channel, nagustuhan niya yung video, gusto niya support ang channel, makipag-partner siya sa akin. So, nagpadala siya ng another webcam different from this. So, i-test din natin yun at medyo magiging detailed dyan kasi sponsored. So, first of all, ayan na yung laman niya. So, wala na siyang laman dito. Meron siyang manual. So, ayan. Then, this. So, ipapakita rin natin siya step by step kung paano i-install. So, then, this. So, kung papansin nyo, i-reflect lang natin sa light. Walang gas-gas masyado yung mismong lens. Yung lens muna. Yan, diba? Wala siyang gas-gas. I think. Yes, wala. Then, yung plastic clothing dito or yung plastic protector, wala din masyadong gas-gas. So, thumbs up talaga dahil wala talagang damage yung ating ang package. So, yun. I think itong wires nga is 1 meter. So, medyo mahaba yun kaya walang problem sa magiging connection niya. So, before that, ang specs nito is 2 megapixel. Wala siyang autofocus. Unlike dun sa VK Tech webcam natin na merong autofocus, may face tracking din. So, bili ni seller, etong lens na to, naiikot yan. So, not out of the box, malino ka, na kagad siya. Pero madalas, pasok na sa taste ng mga bumibili kaya hindi na nila iniikot. Pero naiikot siya. So, wala siyang hole for tripod mount. Then, yung ano niya, hinge niya, sobrang sikip. Kaya medyo, pagka masikip to, ibig sabihin matibay. So, hindi siya yung madulas, hindi siya yung malalaglag kagad. So, meron siya ditong anti-slip. Then, dito rin. Para dun sa ating monitor. So, yun. Wala na masyadong big ano dito. Bukod sa kanyang 180 degrees of rotation. So, wala siyang sideways. So, talagang up and down siya. So, yun. Then, I think meron ditong dual mic. Isa dito kasi meron, okay, meron dito ang dalawang butas. Tapos dito rin, may natatakpan dito. Yan. So, may dalawang butas din doon. So, yan. So, first of all, tanggalin muna natin itong plastic. Okay. Diba? Smooth na smooth. Walang gas-gas, maski yung lens natin. Kasi kapag may gas-gas ang lens natin, doon may problema. Papangit ang ating quality. Yon. So, i-set up ko lang to in a few moments. Then, i-run natin siya sa computer para makita natin yung quality at the same time kung paano i-install to. Meron din kasi nagkakaproblema na hindi gumagana yung webcam dahil meron silang built-in camera usually sa mga laptops. So, papakita rin natin kung paano mag-uninstall or disable yung built-in camera natin kung sa matatagpuan. I-set up natin to. Stay tuned at here we go. Yan. So, una, hindi ko pa siya naseset up para makita natin yung may lumabas mag-pop-up dyan na mag-install yung driver. So, ngayon, yung nakikita nyo yung quality ng video na yan, yung maliit na yan, so, lakayan lang natin. Ito, ay galing yan sa VK Tech webcam. Pero, ganyan natin siya ganyan. I-shrink lang natin siya dito sa taas. Yan. Then, dito kasi magpa-pop, dito magpa-pop-up kasi yung driver. So, yun, hindi ko pa siya nasa setup, so ito pa siya. So, para makita natin kung paano talaga siya mag-install at paano siya magagamit. Una, kung gusto nyo i-disable kagad ang
ang built-in camera niyo sa mga laptops is punta lang kayo sa Windows. So ito yung mouse natin. Windows button, or pindutin niyo Windows button niyo sa keyboard or Windows icon dito sa mismong desktop. Pagka lumabas yan, type nyo lang or search nyo lang na device manager. Then, click enter. So, may makikita kayo dyan mga drivers ko sa mga medyo hindi techy, kumbaga. Yan lahat ng mga hardware natin sa ating computers, laptops, and etc. So, makikita yon dito sa cameras. Usually, I'm running Windows 10, so nung kapag dirnap down natin ito, makikita natin itong USB camera. Yung USB camera na to, yan yung BK Tech webcam. So, pagka Windows 10 ka, kahit walang internet, automatic yan na mag-i-install. I think, ganun din sa Windows 8, ganun din sa Windows 7. So, auto-install yan, kaya walang masyadong problema. Walang drivers na kailangan i-download, walang CD, etc. So, yon. Ngayon, itatry natin siyang isaksak. So, pansinin nyo dito sa lower side kung may magpa-pop up siya. Hindi ko rin sure kung sa kung ano mangyayari. So, yan. Nasaksak ko na siya. Then, yan. So, may napansin kayo dito, setting up device. We are setting up HD web camera. So, iba siya doon sa USB camera na una natin, yung BK Tech webcam. So, may nakita nyo dito, HD web camera. So, yun. So, gawin natin itong example. Itong USB camera, for example natin. Ayan, device is ready, HD web camera is set up and ready to go. So, pwede na natin gamitin yan, pero ipaliwanag lang natin. So, kung meron kayong built-in camera, kadalasan meron dito lalabas. Hanapin nyo lang dyan yung camera or webcams or sa monitors nyo. Pero hanapin nyo lang yun, makikita nyo yan. So, kapag nakita nyo na yung webcam nyo, it's either i-double click nyo, may lalabas sa ganyan. Or, i-right click nyo, may lalabas dito. So, makikita nyo, pwede natin i-uninstall yun, pero it's unnecessary kung i-uninstall pa natin. Kaya, mas maganda, i-disable natin. So, kapag dinisable natin yan, pagka dinisable natin yan, mawawala yung sa yung OBS natin. Yung sa camera ko. So, dito nyo lang ma-disable yan. Kapag naka-disable na yan, automatic na siyang magiging default camera mo. Kapag binuksan mo yung camera app, pagka pinuktan natin dito, default na ito magagamit. Kung ano lang yung camera na available. So, right now, hindi ko na kailangan yun kasi pwede naman akong pumili. Saka, kailangan natin pagganahin siya pareho. Before nun, pakita muna natin sa mismong camera app ng ating Windows. So, kapag binuksan ko yung camera app, hindi ko alam kung ano mangyayari. So, camera. So, yan. Kung makikita nyo, baliktad. Ayan. So, yan siya. Kung mapapansin nyo, naka-default kagad siya ng HD web camera. So, yun kagad yung pinili niya bukod dun sa talaga nakasaksak na sa akin na BK Tech webcam. Pero, before nun, kapag ginamit natin tong webcam na bali, dalawang webcam ang gagamitin natin. So, saksak ko ngayon ulit yung HD webcam, yung bago nating webcam. So, hindi siya umiilaw. So, kung mapapansin nyo, wala na siya yung red light katulad kanina. So, kapag siguro pinalitan natin yung camera or in-switch natin dito yung camera, saka lang siya magkakaroon ng red light. Wala siyang ilaw, nagre-reflect lang. Ayan, wala siyang red light. So, ngayon, ito yung VK Tech webcam natin. Now, meron ditong button na parang, akala ko mag-switch lang na parang sa selfie. So, pagka pinindot nyo siya, mag-switch siya dyan. So, etong nakikita nyo ngayon, eto na ngayon yung webcam natin. Eto yung bagong webcam natin. Yan. So, na-set up ko na siya. So, ilalagay ko lang dito yung video. So, yan yung location niya. So, almost magkatabi lang sila. So, medyo hindi lang optimal yung ating view. Pero, ayan siya. So, ayan yung dalawa nating webcam. So, ito siya. And then, ito yung Unbox webcam, then ito naman yung BK Tech webcam. So, ito 1080, ito 720p. So, dun pa lang, alam na natin na meron silang major difference. So, wag natin silang directly pagkumpirahin. Ito yung ating quality kapag using BK Tech webcam with proper lighting. So, tatlong ilaw nakabukas sa akin ngayon. So, para ito yung pinaka-optimal niya. Pinaka-good lighting, kumbaga.
So, ito naman yung VKTech webcam natin. So, don't compare it directly kasi ito ay 720 webcam, 720p webcam, or SD na lang ang 720p. So, hindi siya HD. Then, ito naman yung 1080p webcam. So, yung sharpness niya, dun pa lang, kung lalapit ko yan, then yung sharpness niya, yung bigote ko dito tumutubo pa lang, kitang-kita na. So, yung sharpness niya medyo mataas. Pero, overall ng quality niya, malaki difference. Saka yung field of view, field of view niya, ang laki. So, I think 130 degree field angle. So, yung pinakabukan niyang ganyan, yung vision niya, 130. So, kung mapapansin nyo lang, dito sa may, natin, meron siyang fisheye effect. Kung, ang ibig sabihin ng fisheye effect, yung parang medyo nagkakaroon ng curves. Kasi, kung mapapansin nyo, itong doorway natin, straight dapat yan, pero para naging ellipse or elliptical. So, yun yung magiging issue. Yun yung isa sa mga issue ng webcam na to. Pero para sa akin, hindi naman deal breaker yun kasi kung itingnan mo rin yung price, pwede na. So, before nun, ipapakita natin yung bawat lighting. So, kapag gamit ko isang lighting, without lighting, isang lighting using two lights without ring light, then using ito na kasi yung three lights. So, dalawang ceiling lights, then one ring light. Then, itatry rin natin yung using one light, itong nasa directly above ko lang, and itong nasa ring light. So, stay tuned. Stay for a moment. Ayan. So, ang gamit kong lights ngayon ay yung nasa directly above ko lang. Kapag trinay naman natin na sa VKTech webcam, ito yung kakalabasan. Yan. So, medyo grainy na siya kasi medyo madilim na. Pero ngayon, yan siya. So, kung mapapansin nyo, maliwanag pa rin siya kahit isa lang ang gamit nating ilaw. So, ngayon, try natin yung totally no lights except sa ating monitor lights. So, kung mapapansin nyo, pwede pa rin. Kita pa rin ako. Diba? Wala nang ilaw na gumagana sa aking kwarto bukod sa monitor lights. Yung direct na lights na nanggagaling sa monitor. So, kung maliwanag yung screen mo, kitang-kita mo pa rin yung itsura mo pero medyo blurry lang. Tapos yung grain, kung mapapansin nyo dito sa ating VKTech webcam, wala nang makita. So, yun ang makikita natin sa VKTech webcam, which is, sabihin natin, absorb. Ayan, so, nililitan ko siya para medyo makita yung background na wallpaper ko. Ayan. So, wala na talaga siya makita kapag, ayan. So, kapag inano naman natin, yan siya. So, yung lighting niya, yung night light niya, hindi. Yung low light capabilities niya, okay. Kasi, right now, nasa siguro 2 meters ang layo ko sa webcam. So, hindi ganun kalapit sa akin yung lighting, pero kita pa rin ako. So, kung mapapansin nyo, okay na okay siya. So, dito pa lang sa ating no lights, bukod sa monitor, panalo na. Pwede na. Kasi, tingnan nyo naman, pwede ka na mag, kung gagamitin mo to online class, gagamitin mo siya for work from home. Kahit wala kang ilaw, kahit wala kang ring light, basta maliwanag yung nasa background monitor o nasa background mo, yung wallpaper ng laptop or ng desktop mo, malinaw ka pa rin. Nakikita ka pa rin. Hindi malinaw eh. Pero, nakikita ka pa rin. Kaya, okay na okay siya. So, yun. Balik natin dito sa HD webcam. So, kitang-kita naman dito yung quality. Pwedeng-pwede na. Wala pa akong ginagamit na ring light. So, ngayon, try naman natin yung may ring light. So, actually, hindi mo na kailangan ng ring light dito kasi kitang-kita ka na oh, kahit... So, yan. Try naman natin using a ring light kasi karamihan sa atin may bumibili na ng ring light. So, meron din ako unboxing at review ng ring light na nabili ko sa Shopee. Check nyo rin yun at para makatulong sa inyo kung dapat bang bumili ng ring light. So, buksan lang natin. So... ito yung first mode ng ring light natin. So, medyo yellowish or orange. So, yan. Yan ang magiging quality natin.
So ito naman yung second, and then the third. So yung second lang naman yung kadalasan na ginagamit ko. So sobrang liwanag na, overexposed na. Wala pa tayong na-edit, remember. So pwedeng-pwede na siya without lighting, actually pwede na eh. Kung gagamitin siya ng mga anak nyo, mga kaibigan nyo, mga katrabaho nyo sa work from home, pwedeng-pwede na kasi hindi mo na kailangan pumunta pa sa pinakamaliwanag na parte ng iyong bahay, ng iyong tirahan, ng iyong semi-office. So, kailangan nyo lang ng magandang, kahit hindi good lighting, basta proper lighting, basta kahit isang source of light nyo lang, kahit walang lighting, nakikita ka pa rin bukod kung yung background or yung monitor mo is sufficient yung binibigay na lighting. So, yun. So, para hindi tayo magtagal, yan. So, buksan na natin para napatay ko pa. Yan. So, I'm using two lights. So, try naman natin kung ring light naman ang gamit. Kung ring light lang. So, kung ring light lang ang gamit nyo, yan yung magiging quality niya. So, pagka nag-stream kasi ako, gamit ko is two lights. Yung nasa taas, saka itong ring light. So, ito ring light lang. So, para medyo hindi masyadong ever exposed, meron naman option dito sa ring light na babaan yung lighting, yung brightness. So, wala pa tayong na-edit dito. Nakita nyo na yung ating quality. So, thumbs up na thumbs up kasi maganda siya, malinaw. Pwedeng-pwede na to kung nagtitipid ka, wala kang budget kasi wala, mag-i-start pa lang ang online class, wala pang masyadong open na business entities. So, yun. Kung wala ka talagang, kung hindi on a budget side ka, pwedeng-pwede na to for a 1080 webcam. 1080p webcam. So, before nun, tingnan muna natin yung mga, before tayo mag proceed sa other test natin, tingnan muna natin yung settings. So, dito makikita nyo na yung photo quality natin na 2.1 megapixel. So, ayan yung lahat ng settings niya from 1080 to 480p. Then, sa video quality, meron tayo dito ng 1080p, 30fps. So, wala siyang 60fps capabilities, pero okay na yon kasi hindi mo naman kailangan. Sa ngayon, lalo sa mga mag-online class, sa mga work from home na 60fps, kasi ginagamit lang yung 60fps na yon sa kapag game stream, kasi mga gaming stream natin, kadalasan nasa 60fps yan. Yun, pakita na rin natin yung quality ng 720p kasi karamihan sa mga applications na gumagamit ng webcams, ang sinusupport lang nila na quality is 720p. So, pakita natin dito muna yung photo quality sa 720p. Before ko palang makalimutan, itong quality na to, yung mula kanina, wala tayong binabago sa settings. At the same time, sa mismong lens. So, kabilid-bilinan sa akin ng seller na ipaliwanag sa inyo na hindi siya autofocus. So, kung mapapansin nyo, dito sa 720p webcam natin, blurry ako. So, manual focus dito. So, kung iti-twist nyo lang siya, kanya-kanyang preference lang yan. So, yan medyo may definition na yung mukha ko. Kung maga may clarity na. So, kanina, medyo malabo, ngayon na blurry. So, i-manual focus nyo siya. Depende sa distance nyo sa webcam at the same time, kung sa taste nyo, kung gusto nyo na, kung syempre mas gusto natin na malinaw, so kayo na bahala mag-test doon. Basta hindi siya autofocus kundi manual focus. So balik natin siya sa 1080 para makita natin. So kung mapapansin nyo, buksan na natin to para hindi naman ganun kasagawa yung kulay natin. Yan. So kung mapapansin nyo, mas naging sharp yung ating quality dito. So, kung babaguhin pa natin ito ng konti. So, yan. Diba? Kung mapapansin nyo yan, blurry siya. So, kaya ganyan kasi hindi siya autofocus. So, kailangan nyo pa siyang i-twist. Which is okay lang yun kasi ang problema naman kasi sa autofocus, nag-autofocus kapag medyo nagagalaw-galaw ka. Pero dito, nakaset na kung ano yung focus mo kapag upo mo. So, yan. So, kayo na bahala. Basta hindi siya autofocus, kundi manual focus. So, yan. So, balik tayo sa 720. So,
So nakita niyo na 'yung settings natin. Ayun. So, ayan, medyo mas malinaw na siya, mas focus na siya. So, ayan 'yung quality niya for a 720p webcam. Kumpara naman sa ating DKTech webcam, so ibinaba natin 'yung quality. Ito siya. 'Di ba? Ito 'yung DKTech webcam. Ito 'yung ating Unbiux. Unbiux na lang tatawag ko. Unbiux webcam. 'Di ba? Ang laki ng difference sila kasi 'yung isa almost 1 megapixel lang, ito 2.1 megapixel. Okay. So dito pwede natin i-directly compare 'yung dalawa kasi on a same level na sila kasi 720p webcam na pareho. Pero mas mataas lang 'yung Unbiux webcam natin ng 1 megapixel. At the same time 'yung field of view niya. So ito 'yung photo, ito 'yung video. Wala naman difference sa field of view. Walang difference. So ayun. So i-click ko tong capture para makita ay post natin yung sample sa mga photos natin na nakuha dito sa Unbiux webcam. Yun. So kung mapapansin nyo, bumaba rin pala ng megapixel yung 720p natin, kaya pwedeng talaga directly comparison na siya. So 0.9 din siya, di ba? So kayo na mag-decide kung anong mas gusto nyo bilhin. Ang price ng ating DKTech webcam is around 600 plus yung SRP niya, pero nagsisale siya na bumababa siya ng nasa 500 plus regularly, o basta nagsisale sila from time to time. Then itong Unbiux webcam is around nasa 800. So ang presyo lang doon nasa 10, meron kayong 1080p webcam, kaya medyo mas mataas ang presyo niya compared sa DKTech webcam. Meron din version ng DKTech webcam na 1080p, nasa around ganun din, 600 pesos din yata, parang on sale yata yun eh. Pero parang ganun, 800, 700. Pero right now, makikita nyo yung difference natin. So balik lang natin sa 1080p to, pati yung video quality, para makuha natin yung quality niya in photos. So, garay, papakit pa. So, ito yung picture natin sa 1080. Then ito yung another one. Then ito yung 720. So medyo smoother or medyo may parang beautify effect yan. Pero hindi naman ganun ka big deal yan. So yung video naman, ito yung video quality niya kapag ginamit natin yung Unbiux webcam or nag-record tayo through the webcam. And then yung audio na naririnig nyo is galing din sa Unbiux webcam. So kapag nag-video record kayo or nag-record kayo ng video, ito ang quality niya, audio quality, and patay natin ring light para kasi hindi naman tayo lahat may ring light. So ito yung quality niya using as single light, which is ceiling light. Then yung audio quality na nanggaling sa webcam. Ngayon, yung naririnig nyo, kung mapapansin nyo, nakataas na yung ating headphone dito. Yung naririnig nyo yung audio ngayon is nanggagaling sa ating Unbiux webcam. So, kung makikita, kung titingnan ko lang dito sa OBS, pumapalo naman siya sa, actually, lumalagpas siya ng red. At, pag nagsasalita ako ng ganito, nasa yellow side siya. So, meron siyang, I think, background noise siya. So, kasi meron po, kung mapapansin nyo dito, isaglit ko lang ah. Kung mapapansin nyo dyan, pagka tumahimik tayo, meron pa rin naririnig. Diba? So, yun yung quality naman ng ating audio. Audio from the Unbiux webcam. Okay. So, ngayon, hindi na siya sa camera ko binuksan. So, punta naman tayo sa OBS. Monitor 1. Yan. So, dito na natin siya sa OBS bubuksan. I think na-test na natin lahat ng ating kailangan at wala nang masyadong details pa bukod sa gagamitin natin to through stream. So, kapag ginamit natin siya through stream, dilitan lang natin siya. So, pwedeng-pwede na siya kasi sobrang linaw niya na. O, diba? Yung quality niya. So, kung ayusin mo lang to ng bahagya,
hindi na halata na may fish eye effect siya, 'di ba? So yung quality talaga ng webcam na to, superb. Thumbs up, 5 star. Or comparable naman sa mga Logitech na syempre mas okay pa rin 'yon, pero yung gastos niyo naman. Gusto niyo bang gumastos ng 6K for a webcam only? Pwede ka nang bumili ng cellphone doon at yun ang gamitin mong webcam. Comment niyo kung gusto niyo, comment lang kayo dito sa video na to kung gusto niyo gumawa ako ng video on how to use your Android phone or even your iPhone as a webcam para hindi na kayo gumastos at all. So, comment lang kung gusto niyo to. Kapag medyo madami tayong comments about doon, gagawa tayo ng video. I promise. At hindi naman ganun kahirap yun, kaya magagawa natin yun. Comment lang kung gusto niyo. So, balik tayo dito. And I think na nagawa na natin lahat ng gusto niyo malaman, ng kailangan natin malaman. And I hope nakatulong sa inyo tong video na to at nakapag-decide kayo kung bibili niyo ba to o hindi. Pero para sa akin, it's a thumbs up. So, sulit na sulit para sa presyo niya. Lalo sa akin kasi 600 ko lang siya nabili. So, almost 700, I think. So, kung kayo napipili, kayo bahala kung anong mas gusto niyo bilhin. Pero para sa akin, compared sa dalawa, sorry, BK Tech Webcam 720p. For a price point, konti na lang ang difference. Kaya, dito na ako sa Unbox Webcam. This is not a bias kasi nakita nyo naman ang quality natin. Visit nyo lang ang shop ng Unbox Webcam sa Shopee. Sa Shopee lang siya available right now. At meron rin siyang YouTube channel kung gusto nyo rin makita yung other videos nila. So, subscribe kayo sa kanila. At the same time, visit nyo yung channel nila. Yung Shopee store niya, nagbebenta sila ng different webcams at the same time security cameras. So mga CCTVs. So hindi, para sa price na to, hindi kayo malulugi. Pero I hope magtagal siya at magamit natin for a long time. Yon. So hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. As usual. See ya. Peace out.